Hi guys, today naman ay konting appreciation naman po pero napakahalaga po nito sa akin na sa lahat po ng supporters ko dito sa page, I appreciated you all guys. We have reached 60K and 40 followers. Ayan po, as of this moment po. Ayan. And dahil po yan sa suporta nyo, hindi po ako mamonetize kung hindi po dahil sa inyo. I can't do it alone po without you. Ayan. So, thank you so much po and may God bless us all. And then, may nag-trending na naman po tayo kagabi na isang video sa Reels natin. So, na-monetize na naman po ang Reels natin sa ads. Ayan po. Dito po yan sa page Ria Gallardo Vlog. At sa official account ko naman po, Ria Gallardo, almost 5 months na pong monetize sa Reels ads, ayan, at sa stars. And marami pa po tayong dapat i-career doon para ma-monetize pa po yung natitirang mga buttons. Lalo na po sa in-stream ads, ayan. Kasi guys, napaka-importanting ma-monetize yung stream ads natin kasi napakabilis pong kumita doon. Sa mga ads po, napakabilis kumita. Unlike sa stars po na bihibihira lang naman po yung nagsisend ng stars. Pero sa ads po guys, once na na-monetize na yung stream ads nyo, ang bilis-bilis po ng kitaan guys. Lalong-lalong po dito kasi first time ko pong na-monetize yung stream ads ko dito po sa page. Yung sa official account ko sa Ria Gallardo Vlog, hindi pa po na-monetize. Kailangan pa nating magkaroon ng magti-trending na video bago po magkaroon tayo ng monetize ads. Ganon din po dito sa page natin. At ang natitira na lang pong button na hindi pa monetize dito sa page ko, yun na lang pong live ads. Which is, magla-live po tayo na kailangan mayroon tayong isang live na mag-trending din. Para mamonetize na din po tayo sa live ads. Ayan. So, mamonetize po tayo doon guys. Eh, dahil na rin po sa supporta nyo ulit. So, ang hihingin ko naman po sa inyong tulong, which is nag-iisip pa po ako kung ano yung magandang live na sana naman po ay mag-trending para maipasa po natin yung live ads. Kasi super napakalaking tulong po talaga sa ating mga vloggers at mga user, Facebook users, yung pag na-monetize po ang account natin or page sa live ads at sa stream ads. Magkaiba po kasi yung live ads at stream ads. Ano pang pagkakaiba doon? Ang live ads. Ang pagkakaiba po ng live ads at stream ads. Ang stream ads po, ito po yung mga video na i-edit muna natin bago natin i-upload. Or yung mga na-save natin na video bago natin i-upload. Yun po ang stream ads. Pinapasok po yun ng ads at maganda po ang kitaan doon or you can earn as much as good as you expected. Ayan. Daily po ang ano nila doon. Ina-update po nila daily kung magkano yung kinita mo sa maghapon, kung ilan yung nag-views, nanood, at kung ilan yung nag-share, nag-comment. Doon po nila pinagbabasihan kung magkano yung kinita mo sa isang video na upload mo. Or sa maghapon. Ayan, yun po ang pagkakaiba. At sa live ads naman po, ito po yung magla-live ka on the spot, magla-live ka. And then kung halimbawa yung nag-trending yun, papasukin ng ads yung live mo. Habang nagla-live ka, may ads po doon na papasok. Which is, mangyayari lang po yun na pasukin ng ads kung may nag-trending ka pong live. So, yun na lang po ang kailangan natin at yun po ang pagkakaiba ng live stream and stream ads. Live stream and live ads, I mean, ayan. So, yun po ang pagkakaiba nun. So, ang kailangan na lang po natin ipasa ngayon ay ang live ads. So, mag-iisip po talaga ako ng magandang pang-live natin. Mag-iisip ako po as of now. Kasi dito nga po sa place namin, ang hirap-hirap po ng connection ng wifi. Kaya ang hirap pong mag-live. Ayan. Online daw po ang live. Ang wifi. Kaya kung mapapansin niyo po, pag nagla-live ako, bigla siyang nakaka-cut off. And then, ayun, come and go.
So, ganun po. As of now po, nag-iisip ako kung ano ba yung magandang live na magbabiral siya. Nag-iisip pa po ako ngayon at sana po ay supportahan nyo rin para po pamonetize ulit natin ang nag-iisa na lang na button ng page natin na hindi pa namomonetize. At sa lahat po ng my page, mag-comment down lang po kayo dito sa video ito para po masuportahan din namin kayo. Kasi ganun lang po yan. Pero ang pinaka the best na sekreto po, kahit hindi po humihingi ng supports yung makikita natin na users, Facebook users or and page user, i-support na lang po natin sila. And then, magmamalay ka naman po ay nagsusupport din sila. Ayan guys, ang pinaka the best na nga po na gawin natin, i-support lang natin ang i-support yung mga makikita natin kung okay naman yung content nila. And then, sa lahat po ng pinapalaw natin, ang pinaka sekreto po, mag-follow po kayo sa mga page na famous. I mean, yung mga kilala na silang personality, yung mga kilala ng vloggers. You know naman kung sino yung mga kilala ng vloggers. Ayan. Mag-follow po kayo doon, mag-iwan kayo ng comment, mag-support kayo sa mga content niya. And then, magmamalay kayo guys, yung mga supporters niya. Supporters mo na rin. Yun po ang sekreto doon. Kasi, nagmalay po ako. Ginawa ko po kasi yan sa official account ko sa Ria Gallardo. May reels po doon na kilala siyang vlogger. Nag-comment ako. I mean, parang artista siya eh. Nag-follow ako sa kanya. And then, nag-iwan ako ng comment. Nag-heart ako sa kanya. And then, nagmalay po ako pag gising ko po ng umaga. Nag-bloom po talaga pong nag-ano yung reels ko. Dumami ang supporters ko sa reels. Yung parang about 1,000 followers pa lang ako or something, 400 something followers ko. Tapos pagising ko po, kinaumagahan, after ko mag-comment sa sikat na artista po siguro yun, na trending the time. Yun po ang ginawa ko. Nag-comment ako, nag-follow ako sa kanya. And then, nag-iwan ako ng comment, nag-heart ako. Pagising ko po ng umaga, 10,000 followers na po yung nadagdag sa reels ko sa Ria Gallardo. Sa official account ko po. Kaya po, na-monetize agad ako sa ads at stars. Yun po ang monetize ko na sa official account ko, sa reels pa lang. So, ganun po ang gawin nyo guys. Sinishare ko po yung sekreto kung paano ako nag-grow yung ano ko. Paano nag-growing yung page ko at official account ko. And sa YouTube. Ganun po ang sekreto. Kung sino po yung pinakasikat na mga personalidad, yung mga nagtitrending yung contents nila, mag-follow po kayo sa kanya. Mag-iwan kayo ng comment sa trending niya. I-heart nyo siya. And then, magmamalay kayo guys yung supporters niya. Isa na rin sa kabilang sa supporters mo. Sinusuportahan ka na rin. Kasi maganda naman yung iniwan mong comment na nagustuhan nila. Kaya nagsuporta po siya sa'yo. Ganun po ang sekreto nun. Huwag po kayong magko-comment ng again sa community standard. Palagi pong dapat according to the video yung iko-comment nyo. Or magandang comment po yung iwanan nyo para yung supporters po nung kilalang personalidad. Makukuha niyo po yung attention at susuportahan din kayo. Yun. Ayan, hi idol, nanotice ko na. Nanonotice ko naman siya, kaya lang medyo hindi talaga, I'm not feeling well talaga. So, ngayon po kahit hindi pa tayo magaling na ano, kasi grabe pa rin po ang ubod si Pon. Ayan. Pero susubukan ko pong isa-isahin talaga yung namasagot yung ating manotice yung ating question and answer. Ayan, maraming salamat mga idol sa supports nyo and sa pag-follow. Maraming salamat. At dahil po sa inyo, na-monetize po ang TikTok account natin. Ayan, maraming salamat po. At sana po hindi kayo magsasawa na supportahan. Ganun din naman po ang ginagawa ko. Lahat po ng ano, makita ko dito pag nag-open ako sa TikTok, lahat ng makita kong TikTok users, pinapalo ko sila. Kahit hindi nila ako i-follow back, basta lahat ng makita ko, pinapalo back ko. And then, pinapalo ko yung mga nagla-live, na nunood din ako. Kasi nakakalibang, parang ang bilis-bilis ng maghapon.
pag meron tayong napaglilibangan, ayan. So, malaking tulong ang TikTok talaga or any social media platform, TikTok, YouTube, Facebook, ayan. Magandang libangan. Basta gamitin lang natin sa tama. Yun ang lagi nating huwag kalilimutan kasi mamamonetize po tayo, depende po sa kung paano natin ginamit ang ating social media platform. Kasi dapat po wala tayong nalalabag na community rules. Marunong tayong sumunod sa mga requirements ng kahit na anong social media platform. Dapat sinusunod natin kung ano man yung pinagbabawal nila. Lalong-lalo na po dito sa TikTok kasi mapapansin po natin medyo minsan hindi maganda ang paligid ng TikTok pero minsan naman hindi natin nakikita siguro nabablock or whatever minsan, ayan, so gumaganda na naman po ulit, ayan, kaya medyo tinamad akong medyo hindi ako nag-active a few months ago kasi pag open ko ng TikTok parang minsan ay makikita tayong ano, hindi naman yung medyo ano na, kasi alam naman natin na maraming kabataan sa TikTok. Ayan. So, medyo inavoid ko muna siya few months. Ayan, thank you so much po sa lahat ng followers ko at sa lahat ng sumusuporta. Na-monetize po ako dahil sa inyo. Lahat po ng social media platform na sinalihan ko, monetize na po lahat. Ayan. Dahil sumusunod naman po tayo sa community roles and sa guidance. Lahat ng pinagbabawal. Minsan, nakakagawa tayo. Pero agad-agad po dinidelete ko pag alam kong nalabag ko yung... Ayan. Hi, Idol. Nanotice ko na. Nanonotice ko naman siya. Kaya lang, medyo hindi talaga... I'm not feeling well talaga. So, ngayon po, kahit hindi pa tayo magaling na ano, kasi grabe pa rin po ang ubot si Pon. Ayan. Pero susubukan ko pong isa-isahin talaga yung na masagot yung ating manotis yung ating question and answer. Eh maraming salamat mga idol sa supports nyo and sa pag-follow. Maraming salamat. At dahil po sa inyo na monetize po ang TikTok account natin. Ayan, maraming salamat po. At sana po hindi kayo magsasawa na supportahan. Ganun din naman po ang ginagawa ko. Lahat po ng ano... Makita ko dito pag nag-open ako sa TikTok, lahat ng makita kong TikTok users, pina-follow ko sila. Kahit hindi nila ako i-follow back, basta lahat ng makita ko, pina-follow back ko. And then, pina-follow ko yung mga nagla-live, na nunood din ako. Kasi nakakalibang, parang ang bilis-bilis ng maghapon pag meron tayong napaglilibangan, ayan. So, malaking tulong ang TikTok talaga or any social media platform, TikTok, YouTube, Facebook, ayan. Magandang libangan. Basta gamitin lang natin sa tama. Yun ang lagi nating huwag kalilimutan kasi mamamonetize po tayo, depende po sa kung paano natin ginamit ang ating social media platform. Kasi dapat po wala tayong nalalabag na community rules. Marunong tayong sumunod sa mga requirements ng kahit na anong social media platform. Dapat sinusunod natin kung ano man yung pinagbabawal nila. Lalong-lalo na po dito sa TikTok kasi mapapansin po natin medyo minsan hindi maganda ang paligid ng TikTok pero minsan naman hindi natin nakikita siguro nabablock or whatever minsan, ayan, so gumaganda na naman po ulit, ayan, kaya medyo tinamad akong medyo hindi ako nag-active a few months ago kasi pag open ko ng TikTok parang minsan ay makikita tayong ano, hindi naman yung medyo ano na, kasi alam naman natin na maraming kabataan sa TikTok. Ayan. So, medyo inavoid ko muna siya few months. Ayan, thank you so much po sa lahat ng followers ko at sa lahat ng sumusuporta. Na-monetize po ako dahil sa inyo. Lahat po ng social media platform na sinalihan ko, monetize na po lahat. Ayan. Dahil sumusunod naman po tayo sa community roles and sa guidance. Lahat ng... pinagbabawal. Minsan, nakakagawa tayo. Pero agad-agad po dinidelete ko pag alam kong nalabag ko yun.